So ito guys, welcome to another episode of Vloggers Attack. So this time si DDS vlogger Mark Lopez may matinding hirit kay Father Benny Tuazon. Okay? Ito po ay nagsimula sa sagutan ni Direk Daryl at ni Father Benny. Okay? Kasi humirit itong si Direk Daryl. Madalas namang humirit ito. Araw-araw humihirit. Kung talagang gusto ninyong tumulong sa may hirap, gawin ninyong libre ang mga Catholic private schools at ipantay nyo sa public ang sweldo ng mga guro ninyo. Yun ang tunay na malasakit. I think it's a fair criticism naman. I think I respect our Catholic Church. I respect yung mga pari natin dyan. Pero itong kay Direk Daryl is a valid criticism. Bakit hindi nyo nga naman gawing libre yung eskwelahan nyo? Bakit hindi nyo itaas yung sweldo ng mga guro ninyo? I think, diba, that's a fair point. Diba, sumagot itong si Father Benny, pinatulan. O sabi niya, bakit daw hindi gawing libre ang Catholic schools? Patulan natin. Gusto mong libre ang Catholic schools, mag-donate ka. If not, let part of the taxes paid to government be given as support to Catholic schools. So, parang mali nga naman yung hirit itong Father Benny dito. Kung gusto mong libre kami, gusto mong libre yung eskwelahan namin, mag-donate ka sa amin. O, parang ganun ang pinapalabas niya. Parang ang pangit ng dating kasi. Ulitin ko, I respect the Catholic Church. Pero pag sa mga issue kasi na politika, they are doing it all wrong. I will explain later. Basahin muna natin yung post ni Mark Lopez. Ito yung hirit ni Mark Lopez. Seriously, Father? Hindi na nga nagbabayad ng tax ang simbahan, tapos gusto nyo po kumuha pa from tax revenues para sa inyo. And donation pa more. Hindi ba tuloy-tuloy ang donation sa simbahan? Teka, Father, ignorante ka ba sa mga investment ng simbahan sa mga tulad ng BPI o ibang financial institutions na kung saan malaki ang kinikita o dividends ng simbahan? O sadyang gahaman ka lang, Father, that you cannot really appreciate the merit of the suggestion for the church to help provide free education? O, in fairness naman, sa church naman, I think may mga scholarship naman sila. Nagbibigay naman sila ng free education. O, pero all in all, negosyo pa rin. Negosyo pa rin. Mahal pa rin yung tuition and all that. Pero sa akin, mas valid pa yung itaas yung salary ng mga private school teachers. Sa akin, mas valid na ano pa yun, na pwedeng mo talagang ihirit yon, na itaas yung pasahod nila sa mga private. It is priests like you, kaya marami na ang dismayado at tumitiwalag sa simbahan. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Yun ang hirit nitong si Mark Lopez kay Father Benny Tuazon. Yun. Ayan, sa akin na. Yung ginagawa ng mga ilang mga pare dito sa politika, they're doing it all wrong eh. Hindi eh, mali eh, nakikipagsabayan. Hindi nila kaya makipagsabayan sa ano. Hindi nila kaya makipagsabayan sa social. Mali eh, mali yung style na ginagawa nila. Hindi ka dapat kasi ang dami ding maibabalik sa iyo eh. Ang dami ding may hihirit pabalik sa Catholic Church eh. And hindi dapat ano eh. Kaya nga yung opposition sa atin, kaya humina ng ganyan, dahil meron silang holier than thou attitude. Yun yung meron yung opposition natin, kaya yun ang parating tinitake advantage nitong nasa administrasyon eh. Yun ang tingin ng kapwa Pinoy natin sa kung pagsalitaan mo kami, parang kayo lang ang malinis, kayo lang ang maayos, kayo lang ang pupunta sa langit. Di ba? Maski si Yorme Isko, yun din naman yung inihirit sa opposition eh, di ba? Tapos yung mga pari natin, ganyan pa magsalita. Holier than thou. Di ba? Yun yung maling mindset sa opposition kung bakit parating natatalo at matatalo. At pag dumagdag pa yung mga ganitong hirit ng mga Catholic priests na kung gusto mo mag-libre education kami, mag-donate ka sa amin. Parang ganun eh. Puro pera pa rin eh. Puro, yun nga, ang laki ng kita ng simbahan, ang laki ng, di ba? Kasi kailangan mas transparent eh, kailangan mas, so, tapos plus yung mga
yung mga problema pa doon sa ibang mga issue sa Catholic Church, 'di ba? Yung sa mga ibang sa mga pare, sa mga bata, mga ganun. Ang daming mga issue pa eh. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, sila din yung talagang natira at tinamaan din talaga. Kasi they are responding the wrong way. They are responding na parang holier than thou pa rin and ano pa. Hindi eh. Mali eh. Sa ito lang sa akin, ito lang magandang example. Hindi ko din sure kung paano dapat gawin ng Catholic Church. Paano sila makakasagot sa mga ganyang mga hirat laban sa kanila. Pero definitely kailangan naman nilang sumagot. At definitely kailangan nilang protektahan yung sarili nila. Pero ito na lang ang magandang example ah. Tingin mo ba yung mga ganyang hirit kayang gawin laban sa mga iglesia? Hindi eh. May takot sa iglesia eh. May takot sa INC eh. Hindi mo mababas yung ginagawang pambabastos na ganyan ni Direk Daryl. Hindi magagawa laban sa mga taga-INC. Pero bakit sa Catholic Church nagagawa nila? O yun ang pag-isipan ng Catholic Church. Bakit sa INC, takot na hiritan yung INC? Pero bakit sa kanila ganyan-ganyan na lang sila kung hiritan? O yun ang pag-isipan nilang mabuti. Kasi sa totoo lang, wala din ako sagot. Hindi ko din alam kung paano nila gagawin, kung paano nila sasabutin yung mga bati ko sa kanila. Ilalo sila, mahilig din sila makialam sa politika. Diba? Buti sana kung hindi, kung hands off, pero hindi, nakikialam din sila sa politika eh. O, pero kung tawanan sila ng tao, kung hiritan sila ng tao, diba? Ganyan-ganyan na lang. Tingin mo ba yung ganyan kayang gawin ng mga katulad nila Daryl Yap, katulad nila Mark Lopez pagdating sa iglesia? Hindi eh. May takot eh. So, yun ang pag-isipang mabuti ng Catholic Church. Kasi, di ba, kung paulit-ulit na ganyan, ganyan lang, babasusin lang din sila. At ilalabas lang din yung mga nagiging problema sa kanila at mga nagiging issues sa kanila. At nagiging baho ng ilang mga pari nila. So, yan. Tapos nadadamay pa, napapasok pa yung issue pagdating sa mga kaliwa. O may mga kasama na ganun. Di ba? So, magulo eh. Magulo yung issue ng Catholic Church. Ako, I respect them. I am friends with a lot of them and I want them to do well. Pero pagdating dito sa mga isyung politika, parang mali talaga yung strategy nila eh. Mali talaga yung ginagawa nila eh. So siguro pag-isipan nila mabuti din kung paano. So yun guys, yun lang po yung opinion ko dito. Thank you very much po. Ngayong araw is Ninoy Aquino Day. So meron tayong pupuntahan ngayon. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.